Hello mga guys, Sam and Kunchin. Welcome to our channel. Pupunot po tayo ngayon sa Divisoria, sa Asuncion Street. At pupuntahan po natin ang mga bodega ng mga nagtitinda ng prutas. May natagpuan po natin doon sa Tabora. At ginawa po natin ito sa segment ng ating video, mga murang pruta sa Divisoria. Ngayon po, ituturo ko po sa inyo kung saan tayo makakakuha o saan natin matagpuan yung mga nagtitinda ng mga prutas sa Tabora, kung saan ang mga pwesto po nila. Ngayon mga guys, dadalhin ko kayo doon sa kanilang mga bodega sa Asuncion Street sa Divisoria. Kaya mga guys, isama-sama natin tignan yung kanilang mga bodega. Dito nga pala tayo sa R10 o sa Road 10. Papunta na tayong Pier at pupunta tayo ng Divisoria sa Asuncion Street. Mukhang uulan. Dapat noon dalang raincoat. Ito na nga, umaambo na nga mga guys. Tabi po muna tayo doon, maghahanap tayo ng mga silungan. Mga guys, wala tayong raincoat. Ayun, may puno ron, tatabihan muna ako. At kita na lang po tayo sa Asuncion Street. Andito na po tayo sa Asuncion Street, mga guys. Kung sasakay kayo ng Quiapo Divisoria o kaya ng Baclaran Divisoria, yung dulo ng Ilaya, yung iniikutan ng mga jeep, yung kanto roon, ito po ang Asuncion Street. Ito po, nasa loob tayo. At makikita nyo rito yung napakaraming bodega ng mga prutas. Sila rin po yung mga wholesaler na nagtitinda ng mga prutas na mahatagpuan sa Tabora. Tabora po, ito po yung kilalang bagsakan ng mga murang prutas sa Divisoria. Dito po kumukuha ng mga prutas lahat ng maninda dito sa Metro Manila. Ito po, butege ito ng lansones at ng rambutan. Mga guys, tandaan nyo, Asuncion Street. Papasok pa tayo. Ito po, nakita yung bodega uli ng lansones, rambutan, at nariyan din po yung meron din durian na mamibili po dyan. Diretso lang po tayo. Ayan, bodega ng suha, mangga, santol, at ganyan din ang guyabano. Halos magkakatabi lang sila. Ito po naman yung banana at ganyan din ang avocado. Kaya prepare natin, dapat meron kayo na sakyan. Medyo mahaba-habang lakaran po ito mga guys. Ito naman ang bodega ng mga bananas. Bodega ito ang magandang banana na makikita nyo o binibenta sa Metro Manila.
mga Davao Banana, mga Laguna Banana, makatagpuan niyo po ito. Ito pa isa, ito ay bodega rin ng mga saging, mga napakagandang mga saging. Tundan, Lakatan, ito ba yung bodega ng watermelon. Ay, nandito tayo sa kanto mismo, makatagpuan dito yung bodega ng mga pinya. At makikita niyo po sila, lalo na kung magagabi na, mga bandang alas 5, punong-puno yung kalsadang yan ng mga pinya. Lalo na po yung pinakita ko, may motor, punong-puno ng bute ng mga pinya. Ito, bananas po ito, at dito naman po yung mga papaya. Meron din sila dyang mangosteen, mga guys. Ito, bodega ng mangga, ganyan din avocado. Ito, ang gaganda ng bananas, saging, ang gaganda. Lahat ng variety ng mga saging makikita nyo dito. Ito po, tinutumbok po natin ito. Yung dulong-dulong dyan, ayan po yung sinasabi ko kanina. Ito po yung ikutan at yung terminal ng mga jeep na galing sa Quiapo, Baclaran. Ayan po, dyan sila umiikot. Iikot din po tayo dyan at babalik po tayo. Natanda nyo po ito. Nandito yung police station, yan ang palatandaan. Papasok po tayo. Ito po ang Asuncion Street. Kaya nakita nyo, mahaba-habang lakaran to. Kaya mas maganda, meron kayong sasakyan na, na magpagkakatiwalaan kung bibili kayo ng mga prutas dito. Dahil mahaba itong Asuncion Street. Ang labas nito ay simbahan ng Ilaya. Dire-diretso lang po tayo. Ngayon papasok po tayo dito sa kanan. Ito po yung bodega ng mga suha at santol. Sa gabi, napakaraming suha dyan at santol. Halos mapuno yung karsada. Ito po yung kanilang palengke. Tatagpuan nyo po rito yung ang mumurang gulay. No? Gulay na maaari nyo ding itinda. Kaya lang mas mura pa rin kung kayo ibibili sa bandang gabi. Mga alas 11 hanggang alas 3 ng madaling araw, makikita nyo yung mga napakamurang mga prutas. At yung mga nagtitinda rito, sila rin yung pumapesto dun sa labas. Kaya lang po, mas mura yung sa Tabora. At yun din, mas mura din dito. So, depende na lang sa pagtawad nyo. Ito po yung ano, yung bodega ng santol. Ayan, dito ang tatamis ng santol nila. Bodega ng santol. Yung Bangkok na santol, ang tatamis po dyan. Pati yung local na mga santol. May mapasok po tayo. Dito sa loob pa rin. Hindi lang ang pamilya sa isip na to, pero bahagi ko rin to ng Asuncion. Ito po yung palengke. Traffic. Traffic. Babalik na siguro tayo. Babalik tayo. Pasok tayo, pasok, pasok. Hanapin pa natin yung ibang bodega dito sa lugar na ito. Ang guys, medyo ingat lang, basta kayo ay narito. Muli, paalala lang po natin. Paalala lang muli, kung magdadala kayo ng pera, makawabuti na pag-iwahiwalayin po natin ito para hindi po tayo matutulad. Napakarami pong kapagsamantalang tao dito sa Divisoria, kaya kailangan tayo mag-ingat. Okay, siguro atas tayo. Atas tayo. Babalik tayo sa ito po yung bilihan ng ano ng talong. Bilihan po ng supo-supo ng mga talong yan. Ang mumura ng talong po dyan dito po ay kamatis. Makakabili po kayo dito ng 1 kilo 10 piso kamatis.
Napakamura. 10 piso ha, kamatis. Meron dito. Dinaanan natin kanina. Okay, dito tayo sa okay, repolyo. Dinaanan po natin yung hanahanapin din po natin yung bilihan ng maraming saba at ganyan din ang bilihan ng bawang at sibuyas. Yung mga bodega nila hahanapin po natin. Nandito lang po ito sa bahagi pa rin ng Asuncion Street. Pumasok lang po tayo dun sa Eskinita pero bahagi po rin ito ng Divisoria. Hindi naman po tayo maliligaw dito dahil magkakadikit-dikit lang naman ito. Kaya pinaka-the best, meron kayong sasakyan o para ma-enjoy nyo yung pag-ikot, paghahanap at hindi kayo agad mapagod. Ngayon mga guys, madaling pumasok sa Divisoria. Napakalinis. Wala nang ganong traffic dito sa looban. Hindi gaya nung dati. Kaya makakapasok kayo rito. Medyo malambot ang gulong. Okay, tuloy tayo. Well, guys. Ito mga guys, oh. Nadaanan din natin yung mga bagsakan ng mga second hand ng mga parts, mga kung ano-anong parts, merong parts ng motor. Ayan, nakita niyo parts ng mga motor. Ayan, besa ng motor. At meron dito bilang ng ano, ng mga second hand na cellphone, mga mabubuting tingyo. Ah, meron dito yung mga nasa gilid. Dito mga pala sila napasok. Nawala sila doon sa mismong main na road. Nandito rin pala sila. Lalabas po tayo sa main road. Ito po at muli babalik tayo doon. Hahanapin natin yung bodega ng sibuyas, bawang. Hahanapin po natin. Yan dati, nandito sila. Yan sa gitna. Yung mga nagbebenta ng mga parts ng motor, na kung ano-anong pyesa, mahigitin nyo sila rito. Pero ngayon po, wala na sila. Nandoon na sila sa dinaan na natin kanina. Ito yung binabanggit ko, yung mga jeep. Yan. Galing Quiapo, galing Baclaran. Dito sila umiikot, mga guys. Yan, dyan. Iikot sila dyan. Iikot. Ito yung pinaka terminal nila. Na dating hindi nila napapasukan. Ngayon, nakakapasok na sila. Kaya pag ikot po niyan, makikita nyo itong police station. Maaari na kayong, ayan, terminal nila, iikot dyan. Police station, maaari na kayong bumaba. At papasok kayo dito sa kanan. Ayan po, ito po ang Asuncion Street. Tindahan nito ng mga prutas. Lalo na kung bandang gabi, napakaraming prutas din dito. Ito po nga pala, bodega ito. Bodega ito ng saging at kamuting kahoy. Ginagawang sapin-sapin, kuchinta, kamuting kahoy suman. Yan po, maraming kamuting kahoy dyan. Ito po yung dinatin kanina. Ito, yung bagsakan ng mga pinya dito sa lugar na ito. Napakarami. Punong-puno yan. Sa kanyang kaliwa naman, sangkol. Pasok tayo at pupuntahan natin
puntahan muna natin yung gawaan ng mga lalagyan ng prutas, yung kahoy. Meron din dito, tuturo ko po sa inyo. Baka sakaling magkaroon kayo ng ano, pagkakataon na gamitin yung mga case kahoy, yung pinaglalagyan ng mga prutas, dito po. Meron pong gawaan dito. Turo ko na rin po sa inyo. Ang botega ng mangustine. Ilanan po natin. Ito po yung gumagawa ng mga box. Ayan po. Magawaan ng kahoy na lalagyan. Napakarami rin sa lugar na ito. Okay, babalik ka tayo. Hindi makakapasok doon dahil punong-puno ng mga kahoy ito sa looban. Babalik tayo sa Asuncion Street. Ito po yung Asuncion Street. Magawaan ng mga box na kahoy. Balik tayo sa Asuncion Street. At muli, hanapin natin yung binihan o bodega ng napakarami pang saging, bodega ng bawang at keg na sibuyas. Ito po ang Asuncion Street. Habang binabaybay nyo, hanggang dumadaan kayo dito sa kahabaan ng Asuncion Street, marami pa kayong makikitang bodega rito, gaya ng papaya, ng mangustin, ng lahat po yan, ng rambutan, santol, eh, mga dinadaanan natin dito, marami yan sa gabi. At dito, dyan sa Banayan, meron dyan bodega, gawing kanan, bodega, yan, bodega ng rambutan. Rambutan lang galing Laguna. Nakakabili kayo dyan. Kung familiar kayo sa eskwelahan na yan, ayan na po yung simbahan ng Ilaya. Ayan po yung dulo ng Asuncion Street. Ayan po, simbahan. Pupunta po tayo sa bodega ng sibuyas at bawang. Ito, dito po medyo mataon na. Pero daan muna tayo dito sa bodega ng mga buko. Bagsakan po ito ng buko. Buko. Mga mahilig sa buko. Mura ang buko dito. 14 pesos lang. Hanggang 15 pesos. Ito naman po yung ano, bodega ng mga saging. Yung saba. Yan. Yung mga truck na yan. Saba lamang po yan. Napakarami. Yan, puro sabahan naman yan. Saging, mga saba, lakatan, tundan. Alam mo yan mga truck na yan. Pero hindi na tayo papasok po dyan. Babalik na tayo. Babalik na tayo. Ito pala yung bodega ng sibuyas. Ito yung bodega ng sibuyas. Dito rin nila nilinis yung sibuyas at tinatanggalan ng maraming balat. Kung makapunta kayo rito, may makikita kayong pagpagan, tinatanggal yung maraming balat ng sibuyas. Mga guys, kaya pala tayo nagmotor dahil napakahaba ng Asuncion Street. At hahanapin natin yung napakaraming bodega para madali tayo makapasok. Pwede. And ito po ang bodega ng mga saging. Saging, papaya, buko. Ay, nakita niyo, napakaraming buko. Buko. Meron din silang mais. Yung dinaan natin, mais. Dito rin po yun. Umikot lang po tayo. Ayun pa rin. Yung simbahan.
ito po, saging, at marami din magbubuko rito. Ito po sa kanto, ito po ang sibuyas, bodega ng sibuyas. Yan po, mura ang sibuyas niyan. Sibuyas, bawang, yan. Ayan po, bodega po ito. Ah, marami pa tayong mga daanan dito ng tindahan o bodega ng mga saging. Ito'y lugar ng mananaging. Saging, mais, saba, buko, ayan, napakarami rito. Ayan po, ayan. Saging, saba. Nakita nyo, nasa labas pa, hindi pa nila pasok. Marami dito. Okay, mga guys. At sana hindi kayo nalito o naligaw sa ating tour, sa ating paghahanap ng mga bodega dito sa Divisoria. Okay, mga guys. Shout out niya pala kay Benser Verano, Rose Sacopon, Laila Canares at Marvi Abali. Guys, sana hindi kayo naligaw sa ating pag-iikot dito sa Asuncion Street dito sa Ilaya, Divisoria. Mga guys, paki-like, share at mag-subscribe kayo at maaari nyo din i-click ang notification bell para ma-notify po kayo doon sa mga video na gagawin pa po natin. Okay guys, salamat, happy shopping.